Ito, kamusta mo tayo sa Julius? Ano ba pinagkakabalahan mo bukod sa pagpo-promote ng iyong debut single? Alright, syempre, sa ngayon talagang online streaming pa rin tayo, live streaming. Sa mga live streaming app, yun ang ating kabuhayan. Of course, we still do yung mga charity activities natin, like feeding missions sa mga ibang lugar out of town na pwede nang pumasok na hindi na ganun kahigpit. Mm-hmm. Diba talaga si Julius, puro talaga siya ano eh, yung charity. Uh-huh. Napakabait na tao na ito ni Julius. Pero gusto pa namin makilala si Julius. Saan ba galing yung interest mo at hilig mo sa music at pagkanta? Nagngaling to sa kalsada. Kalsada lang? Oo. Oh. Napulot mo ba? Napulot o ano? Oo, habang naglalaro ako doon siya nag-start talaga. Nung may nag-invite sa akin na ano, na sumali ng isang singing contest. Then sabi ko, hala ko laro-laro lang. Then sabi ko, sige po, sali ako. Then everyday nag-ensayo kami. So doon ko na-inspire, sabi ko, parang ito yung gusto kong gawin. Mm-hmm. Grabe din yung pinagmulan niya, no? Grabe. Oo. Pero nung nagsistart ka po, meron ka bang mga iniidolo pagdating sa kantahan? O talagang na out of your own will na lang talagang naging magaling ka na talagang kumanta? Hindi, siguro sa pakikinig din ng radyo nung pag nagpapatugtog yung kuya ko. Siguro yung mga that time, ang mga napapakinggan ko sila Mariah, sila Whitney. And nung nag-mature-mature ka na, so nag-mature-mature na ako, talagang sobrang si Sir Gary P talaga yun. Wow. Kinikilabutan ako until now. Sobra. The one and only. Pure energy, yes po. Siyempre Kuya Julius, kwenta mo naman po kami siyempre about sa iyong TNT experience. Bakit po ba kayo sumali sa tawag ng tanghali, syempre considering na established na po naman before as a musician po? Ang sabi ko, yung pagiging OFW kasi ginawa ko yun for the family. And nung tapos, syempre, nag-ano ko na yung mga singing contest, parang yung age, minsan hindi na umaabot. Kaya sabi ko, nung nagkaroon ng TNT, sabi ko, pasok ako dito, walang masyadong age limit. Sabi ko, I wanna join TNT for myself naman. Ayun. So I'm doing ano, yung pagsali ko talaga, sabi ko, I think it's about time na subukan ko ulit na sumali sa mga singing competition. Kasi talagang gusto ko eh. Gusto ko makita yung sarili ko na alam mo yon, na sumali sa mga singing competition, na sabi ko, kasi lagi akong failed eh. Lagi akong hindi nakapasa. Gusto kong subukan for the last time. And yun na nga. Tawag ito na nga. Open many doors. At nasundan pa ng Grand Star, ano, All-Star Race Back, di ba? Hindi yun yung last time. Galing. Oo, ano, Race Back. Amazing. Pagka ganyang usapang age, medyo nafe-feel kita. Alam ko, nagigita. Saktan ka din ba? Pero ito, pero may question ako. Paano ba binago ng TNT ang buhay ng isang Julius Kawan? Yan. Of course, unang-una sabi ko, parang you can talagang ano, dreams do come true, just wait for your right time, yung ano, pagiging patient mo. And of course, nabago din siya when it comes to my advocacy, na mas maraming tao na ano mo, yung gusto pa lang magkaroon ng ganung mga activities but they don't know how. But through ano, TNT, naiparating ko siya, and yun, mga tao na yun na nakilala ko nung sumasali ako, nakasama ko sila ngayon sa paggawa ng mga activities na yun. And I think it changed me a lot. So, pero ito, Julius, pag-usapan natin yung kinanta mo kanina na ikaw pa rin. Congrats, anong feeling na meron ka ng single ngayon? Wow. Sobrang kagabi nung na-release siya. Sabi, talaga medyo naging emotional tayo because sabi ko, ang tagal kasi isa, pangarap to ng mga artist, ng mga singers talaga, na magkaroon ng sariling kanta. And sabi ko, kala ko too late na dumating na siya. And nakakilabot na marinig mo yung sarili mong boses. Tapos nag-flashback lahat nung nag-i-start ka, nung ikaw yung kumakanta ng mga kanta ng iba. And talagang hinon ka para mai-apply mo yun yung lahat ng natutunan mo, mai-apply mo ngayon na ikaw naman yung gagawa ng sarili mong kanta. Wow. Yeah. Ayun na nga. Grabe. Congratulations. Pero ano po ba yung kwento dito sa kantang ikaw pa rin? Ano siya? Ito lahat. Bago kasi tayo nakakaranas ng ano, true love talaga, napagdadaanan natin na masaktan, na mahirapang mag-move on sa mga taong nananakit sa atin.
Pero pero dinededman natin kasi mahal nga natin isang tao na it's really true na love can really hurt sometimes. Yeah. Na kahit ano pa yung sakit na yan, gusto mahal kita, sa akin ka lang. Oh, ikaw pa rin. Ka na. Oo. Oo, ay nako talaga. Pero syempre, sino po bang nag-compose po ng kantang pong ikaw pa rin? Of course, this song is composed by Sir Nathaniel Cabanero na nasa Ireland. Ayan. Oh, yeah. And of course, produced by RJA Productions LLC. Tita Rosabella, hello po. So all my family. Yeah. Pero Julius, pero ito, kamusta naman kamusta naman working with Nathaniel Cabanero na balita namin ay nasa Ireland? Paano nyo na-record ang kanta? Ayan, very hands-on siya eh. So from time to time, magkatawag siya, magkapasa ng raw, tapos pwede magbaguhin to. And ayun na, tapos medyo lumuwag na. So na-record na namin siya talaga sa studio. Oh, mm-hmm. At yun na nga, napakagandang finished product po, no? Kaya ito na po ang time para i-promote ang Ikaw Pa Rin. Kailan po ba siya i-release at saan po namin ito mapapakinggan? Yeah, everybody, Madlang Online, Showtime Onliners is already released sa lahat ng digital music platforms, Spotify. So just download Ikaw Pa Rin. And of course, I'd like to thank yung mga tao sa likod nito. Sila sa aming ad prom, si Miss Joyce, Gina, sa aming social media manager, Jonah Navarro, editorial supporter, Lori Lee Junicio, of course, ang aming graphic artist, Sir Edmond Solomon, Alisa Buena Obra, nandito rin last time, sila, yes. Sa Miko Maniago, and syempre sa music arranger na si Sir Paolo Zarate, o sa aking vocal coach nung kinukompose ko yun, na sobrang, ay, kinakanta ko yun na sobrang higpit, Sir Arnie Mendaros, and sa nag-mix talaga nito Sir Dance Dante Tanieto at sa lahat-lahat talaga ng bumubuo nito. Yes po. Syempre saan po ba namin kayo mapa-follow po kaya Julius, promote niyo na din po ang inyong account. All right, since active ako sa Kumu, please do follow me Julius Kawaning at sa lahat ng social media ko, Julius Kawaning lang po. Iyon. Yon. Thank you so much po. Si Kuya. Yeah, hi sa lahat ng Julius Squad, everybody. Thank you for thank you, Sir Julius. It's showtime! Buong pamilya, buong angkan.